Welcome to MJ's Vlog! So today is Sunday at ay medyo tumila yung ulan. So mayroong konting ambon-ambon. Pero ngayong araw talagang maulan na. Dire-diretso yung ulan ngayong araw. Di kagaya ng isang araw na pahinto-hinto. Pero ngayon, humihinto siya. Pero ulan na naman. So nagsimula ng nakarang araw kasi nga diba may typhoon dito sa Hong Kong. Gawa nga ng typhoon na galing sa atin sa Pinas. So ngayon, hanggang ngayon, maulan pa rin. Pero lalabas po ngayong Sunday kasi hindi ako nakalabas ng Friday at Saturday. So lalabas ako ngayon para magsimba. Magsimba ko ngayong araw. Kapag ganito na ang ordinary day off ko, kapag hindi ko sahod, ang pinupuntahan ko talaga ay simbahan. Tapos kunting libot lang sa mga mall. Pero hindi ako bibili. Libot-libot lang. Walk-walk lang. Ganon. Tapos after nun, uwi na ako kasi nga maulan. Maulan sa labas at malamig. Kaya nag-longsay na ko ngayon. So bilang malayo sa ating pamilya, diba? Kami mga OFW. Ako bilang isang OFW dito sa ibang bansa talagang ang lagi ko na lang kinakapitan kapag ganitong Sunday. Minsan nagkakaroon din ng problema tapos ngayon may typhoon na naman may typhoon sa atin sa Pinas so kailangan natin alam yun bumisita din kahit paano sa church para makapagdasal. So iba kasi in my sa akin kasi guys iba yung kapag Sunday nakapunta ka sa church in person and kapag ikaw talaga mismo yung pupunta doon sa simbahan at magdasal, manalig sa Diyos, iba yung pakiramdam. Parang mas gumagaan yung feelings ko, ganun. At mula nung nalaman ko meron palang malapit dito sa Chunmon, dito sa tinitirahan ng ama kong simbahan, Catholic Church, so doon na ako lagi nagsisimba. So ito yung nag-schedule ko every Sunday talaga. Church lang ako, kaya kung mapapansin yun, di ba? Wala akong masyadong vlog every Sunday kasi nga same lang naman ang schedule ko every Sunday. Like, simbahan lang ako, tapos uwi agad. Tapos tambay na dito sa bahay, ayan. Tapos nagmo-movie marathon na lang ako pagka-uwi ko dito. Kaya yun. Kaya wala akong masyadong vlog talaga every Sunday. Ayan. So at ngayon, dahil ngayong Sunday na to, ito na yung last day ako next Sunday. Wala akong day off, that is November 24. Ayan. Ngayong araw din na to, Sunday is pabalik na yung amo ko. Kaya ngayon talagang naglinis ako. Nilinis ko yung kusina kanina pagkatapos kumain ng breakfast. Niluto ko na yung mga tira kong ano pagkain doon sa ref. Kasi nga syempre karating na yung amo ko. So, makita rin yung dami mga istakot pagkain. Nakakahiya naman. Kaya yun yung naging breakfast ko kanina. And then after kong mag-breakfast, nilinis ko din yung aming kusina. Para at least naman, di ba, hindi nakakahiya na madumi yung kusina tapos ginamit hindi ko nilinisan, diba? So, naglinis ako ng kusina tapos kanina, yung naglinis rin ako ng papyaw lang nalinis naman. Yung ginawa ko dito sa may bathroom namin para kahit paano maayos din naman madat na ng amo ko. Ayan. Tapos dito din, naglaba rin ako ng, ayan, nilabang ko yung mga kunting labahin ko. So, kunti lang naman, pero nilabang ko na kasi ayaw ko may maladat na yung amo ko. Maraming stock na labahin dyan sa bathroom namin kasi panigurado pa may pagbalik nila. Didirect na maraming salang labahin. Pero ito, ang maganda naman sa mga amo ko, kapag ganun na marami silang nabahan, pagkadating nila, galing ibang bag, talagang diretso na nila yan ng washing machine. Hindi na nila yan iaasa sa akin. Sila na mismo yung magsalang doon sa washing machine. So, ayan. So, kailangan ngayon. So, para hindi dagdag sa labahan nila yung damit ko, dinilabahan ko na ngayon. Diba? Parang yung tinawag nakakahiya. So, hinihintay ko lang yung oras. So, lalabas ako mga 11:30, ganun, para hindi masyadong maaga kasi ang hirap magtambay sa labas kapag man ang umuulan. So, wala naman ata ko. Parang may kunting ambon. Tingnan natin sa labas. Dito kung anong umahapon sa labas. So, ayan, may kunting ambon, cloudy na may kunting ambon. Tapos mamaya na naman, uulan na naman to, panigurado. So, kailangan magdala ng ano tawag ito? Kailangan ko magdala ng payong. So, kailangan ko magdala ng payong mamaya. So, ganito naman, lagi ang buhay ko talaga every Sunday. Walang actually ngayong Sunday pala, may nagyayaya sa akin. Yung isang kakilala ko nagyaya kasi nga birthday niya ngayong Sunday. Pero, parang alam yun, tinataman din ako minsan. Ano kasi nga, uulan, maulan. Kahit minsan may mga nagyaya din sa akin, pero hindi lang ako natutuloy kasi nga, kailangan ko bumunta ng church, tapos yun, ayaw kong gumala, ayaw mo ba, ano kasi ako, hindi ako pala galang tao, ganun, so, kapag nagsipag ako, ayun, nakikijoy naman ako, pero pag ngayon kasi maulan ako, mas gusto ko na lang mag-isip dito sa bahay at mag-movie marathon, syempre, iba-iba naman tayo ng trip, di ba, so, iba-iba tayo ng lifestyle, yung iba nating kababayan, kahit umulan, talagang kailangan nilang lumabas kasi syempre kapag nandun sila sa ano sa bahay ng kanila amo mga amo nilang daming mga utos pakikisuyo ganun so parang hindi mo feel yung day off mo tapos yung iba naman kailangan nilang lumabas din kaya kung makita nyo sa ano kahit umulan bumagyo taglamig may mga kababayan marami tayong kababayan na makita dun sa labas na naglalatag nag-stay dun sa mga tent para magpalipas ng oras kasi hindi sila makapag-stay sa loob ng bahay ng amo nila kasi nandun yung amo nila yung ganun nga dami mga utos na pakisuyo, dami mga bilin kapag nandun sila sa bahay. Yung iba naman, wala silang, hindi sila makapagpay na pag nandun sa bahay ng amo. Kasi nga, di ba, yung iba natin kababayan na share room sila ng mga alaga nila. So, hindi nila as in talagang sariling room yung pag-iistiyan nila. So, labas-pasok, syempre, yung mga bata or maisturbo sila. Kaya mas prefer nilang pumunta doon o mas prefer nilang magtambay down sa labas. Yung iba naman, kahit
pwede naman silang mag-stay sa loob ng bahay ng kanilang ama. Mas gusto nilang lumabas para magliwaliw, magpaano, stress-free, ganun. Kasi siguro, nagsawa din silang mag-stay. Siyempre, ilang araw, parang 6 days, siyempre 6 days tayong nandun sa bahay. So, mas gusto nila, baka gusto nila ng maiba naman yung environment, ganun. So, gusto nilang mamasyan, ganun. So, ganun talaga. Iba-iba tayo ng trip. Pero siyempre, kahit gano'n na iba-iba tayo ng trip sa buhay, mas lalo huwag tayong magpakampante. Ayan, kasi alam nyo guys, huwag tayong magpakampante. Dapat marunong ka. Dapat maano tayo. Alam nyo yun, alam naman natin na dito sa abroad, mahirap ang buhay dito sa abroad. Talagang lahod natin. Kailangan nating gamitin sa, alam nyo yun, maayos na pamamaraan para hindi masayang yung hirap natin, yung pagod natin. Gano'n. So, ayaw ko yung happy ngayon, yung shopping ngayon, tapos utang later, yung gano'n, para yun yung ayaw kong mangyari sa akin, kasi yan na yung talagang iniiwasan ko na, na ayaw kong magayon sa iba, na alam niyo ang dami ko kasing nakikita ito sa mga banguhan or mga papunta dito sa Hong Kong. Is a lesson din, advice ko lang sa inyo, once kasi na nandito kayo sa Hong Kong, kapag ano, hawak mo na yung pera, di ba, minsan hindi natin na mamalalaw na kapag kasama natin mga friends natin, mga kaibigan natin, hindi natin na mamalalaw na napapagastusan ng napapagastos, pero hindi naman lahat ganun. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga kaibigan natin is mga biyay sila, pero syempre maging wise lang ba tayo? Maging wise lang tayo sa, alam mo, pagbabanggit, ganun. Banggiting. So, nasa inyo pa rin naman yan. Kasi, kaya ako talaga, mas prefer ko na, ako lang talaga mag-isa sa, you know, yung ano, kasi ako, ang balance ko yung, mamanage ko yung sarili kong oras, ganun. Kung gusto kong umoy, gusto kong umoy. Wala akong ibang siya, wala akong ibang inaalala, ganun. So, tsaka, mas iniiwasan talaga every Sunday. Mas iniiwasan ko na yung gumastos ng gumastos. Kaya after ko mag-church, talagang ganito na ako, gano'n. O minsan naman, ang ginagawa ko naman, hindi ako nagdadala ng malaking halaga. Ang dinadala ko lang is yung offerings ko, gano'n. Tapos, konting pangkain lang. Gano'n lang yung ginagawa ko para hindi ako, para hindi ako mapagastos ng mapagastos. Kasi minsan, ganyan din eh, pag na, ilang beses ko nang naranasan na after ng church, pag kumari, magdadala ako, tapos dala ko lahat ng pera ko. Pag sabi ko, maglakad-lakad ako, pero napapagaling pala ako. So, yun, para maiwasan ko yung ganong ano, ugali. Talagang, ang ginawa ko lang parang is yun nga. Hindi ko lang dinadala lahat ng pera ko. Para hindi ako umastos. So, yun yung isang paraan ko. Para hindi talaga ako mapagastos ng Sunday. Ayan. Dinata kong bumaba, guys. It's 11 something na. Tapos, ang simba naman is 12:30. So, pwede na akong lumabas. Pagbalik ako sa bahay, gawa man na. Buti na lang, di pa ako nakasakay ng bus. Pag nandun ako sa footbridge, ginawa ko itong cellphone ko. Pagtingin ko, ay, wala pala. Internet. Naka-wifi lang pala, kaya walang internet connection. Kaya ngayon, uwi muna ako. Kunin ko yung smartphone ko na load. Nakad para mayandik ko kasi wala akong internet kapag nandito ko sa labas. Kapagod. So, kailangan bilisan kasi matupad na. Okay, so nandito na ako sa bahay. Ayan. Ito, nandalhin ko na itong dalawang ano, SIM card load. Ito 50-50, but 100 kasi nga every month. Hindi talaga ako ng $100. Good for 1 month to. Ito na ang problema ko, kaya kailangan talaga, kailangan mo rin talaga mag-unli ng data using the smart, using yung ano, mga ganitong load, kasi mga data, kasi nga, pag nandito ka sa loob ng bahay ng amo, meron akong wifi, pero paglabas ko dito sa bahay, wala na talaga akong internet connection. Saan balik na naman ako, guys? Pinawisan ako. So, ayan, punta muna ako ng church, so mamaya ko na siya i-unli pagkasakay ko ng bus. So, balik na naman ako. Labas na naman ako. So, wala ko lang bilisan kasi nga, mag-12 na. Okay, so in after a few hours, nakauwi na pala ako dito sa bahay. So, tapos na rin ako kumain. So, busog na ako. Kanina, bago ako umuwi, pumunta ako ng Clery Pier sa Philippine Store, bumili ng pagkain doon. As, dapat ang bibiling ko lang kanin. Kasi wala silang tindang kanin lang. Kaya bumili na ako ng kanin with ulam. Tapos inulam ko yung red egg na binili ko nung nakalang araw. So, hindi ko na naman ipakita sa inyo kasi tapos na akong kumain. Nakalimutan ko mag-record ng video kanina yan. So, tapos na akong kumain, and then bumili ako ng, ang binili ko doon sa Clery Pier, bumili na ako ng palaman na yan, pang palaman ko dito sa natitira kong tinapay, pang merienda ko mamaya. And then isang kape lang kasi para namiss ko yung kape natin sa Pinas, kaya bumili ako isang kape, isang kikirya, ayan. Kahit ay hindi ko kapag ako natutong. So, ayan lang yung pinili ko. Ayan lang yung pinili ko, and ayan. Tapos dito na ako sa bahay. Dito na ako magtatambay, hindi na ako naggala masyado kasi kanina umuulan, tapos ngayon biglang gumanda yung araw, mainit na yung panahon. Hindi na siya umuulan, pero panigurado mamaya, ulan na naman yan. Mamaya paggabi na, tiyan, ulan na naman ito, panigurado. So, dito na ako sa bahay. Chillax lang ako, nood. Movie marathon na naman. So, ayan. So, ganyan naman yung life every Sunday. So, walang masyadong ganap kasi talagang, ano lang talaga ako, church, tapos kunting gala, tapos uwi na, diretso uwi na. Hindi na ako naggala kung saan-saan. Dito lang talaga ako sa Chunmoon.
sa mga viewers ko pa po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at gusto nyo pang malaman ko na yung buhay ko bilang isang BH dito sa Hong Kong, please subscribe sa my YouTube channel para ma-update ko sa mga sunod kong videos. So, lahat ng sinashare ko dito sa YouTube channel ko is based on my experience, na-experience ko talaga siya, naranasan ko siya, at gusto ko rin i-share sa inyo kung yung mga na-experience ko dito para at least yung makababayan natin ng curious about sa life namin bilang isang BH dito sa Hong Kong. Magkaroon kayo ng kontong idea or nagbabala kayo kapunta dito sa Hong Kong. Ayan, please watch all my videos kasi every videos na in-upload ko dito is meron talaga kayong makukuhang, alam nyo, meron kayong matakaroon kayo ng kontong idea talaga kung ano yung naranasan ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, yun lang po. Thank you guys for watching and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos.